Good morning po sa lahat. Welcome to PATA. Today is our day one ng ating programa, Sustainable Livelihood and Skills Training Program on Concoction Making Fish Amino Acid. Para po ito sa inyo, mga taga-barangay Magdapyo, Pagsanghan, Laguna. Okay, bago tayo mag-start, mag-attendance muna tayo. So yung nasa GSing link, yun ang ating attendance. Ito rin po siya. So ma-access nyo siya using your mobile phones. Okay? So bigyan natin ng 5 minutes for attendance. All right? As I can see, lahat kayo nakapag-attendance na. Let's proceed. Okay, once again, welcome to Philippine Academy for Technology and Agri-Fishery. Kami po ay isang kilalang institusyon na nakatuon sa pagpapalaganap ng technical na kakayahan at makabuluhang pamamahala sa larangan ng agrikultura, teknolohiya at pangingisda. So itinatag noong 2006 ang PATA ay patuloy na nangunguna sa mga teknolohiyal na pag-unlad ng agrikultura at pangingisda. Ang aming misyon ay ang magbigay ng pinakamodernong technical na pagsasanay at edukasyon sa larangan na ito. Ang aming bisyon naman ay isang kinabukasan kung saan ang industriya ng agrikultura at pangingisda sa Pilipinas ay uunlad sa pamamagitan ng teknolohiya, okay, at matatag na pamamaraan. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang aming personnel and staff. So ako, ang nag-orient sa inyo is Mr. Edison Gabrido, ang school administrator. We have Nailfree Siega, Ms. Nailfree ang ating AC manager. Finance officer Crisel Puhalte. Ating processing officer Jojo Andal. And we have our guidance counselor Mark Tenila. Okay. We also have our head of trainer or training, John Davis Garcia. Sila po ang magtuturo sa inyo sa entire duration ng 2 days ng ating training. So we also have Sir Jake Amorado and Sir Alfred Amorado. Kung meron kayong katanungan, feel free na itanong sa any of our personnel. Okay? Ngayon, bukod dito sa programa na pinasisimulan natin, meron kaming iba pang mga programa tulad ng crop production and management, organic farming and sustainable agriculture, horticulture and landscaping, and all of these. Okay? If interesado kayo, makipag-ugnayan lang po kayo sa kahit na sino sa amin. So details lang ng ating program today, which is Sustainable Livelihood and Skills Training Program on Concoction Making Fish Amino Acid. Tatagal siya ng 16 hours or 2 araw. Okay? So ang participation niyo is napakahalaga. Speaking of participation, ano ba ang mga tungkulin ng mag-aaral? So una is aktibong makilahok sa sesyon ng pagsasanay at praktikal na gawain. Ipakita ang malakas na pag-commit sa pag-aaral at pag-unlad ng kasanayan. Sumunod sa mga tagubilin ng tagapagturo ang ating mga trainer. At sumunod sa protocol, ganun din naman ang magtanong. Kailangan nyo magtanong pag kayo ay may hindi naiintindihan. Kailangan rin natin kompletuhin ang mga gawain at assessment. At saka ang gamitin ang natutunan sa totoong buhay. Okay? Kaya natin 'to ginagawa is para sa inyong kabuhayan. Okay? Ang susunod na magdi-discuss sa atin ay si Ms. Faye. Ayan, so kung meron mga tungkulin ng mga mag-aaral, meron ding tungkulin syempre yung mga tagapagturo. So isa sa mga tungkulin nun ay magbigay ng malinaw ng mga tagubilin, paliwanag, mga demonstrasyon sa mga trainee. And syempre, kailangan tansyahin din niya yung pag-unlad ng mga trainee, magbigay ng konstruktibong feedback, sagutin yung mga tanong, mga alalahanin ng mga individual, yung mga pangangailangan nila sa pag-aaral. Okay? Kailangan yung tagapagturo lumikha din ng isang ligtas at inklusibong kapaligiran sa pagsasanay, ipakita ang praktikal ng mga kasanayan, at syempre ibahagi ang kaalaman sa industriya. Bilang tagapagturo, kailangan bantayan din natin yung pag-unlad ng mga trainee at sundan ito kahit sa pag
pagkatapos ng pagsasanay nila. Panatilihin ang bukas na komunikasyon sa mga trainee upang magbigay ng patuloy na support at gabay mula sa simula hanggang pagkatapos ng pagsasanay, at panatilihin ang tama at maayos na record ng pagdalo, pagganap at mga tagumpay ng mga trainee. Ayan. So, paano ba yung magiging pamamaraan ng pagsasanay natin? So, meron tayong lecture at demonstration, at yung mga gagamitin naman natin para sa pag-aaral, meron tayong short module or yung tinatawag natin na competency-based learning material. And meron din tayong progress chart and achievement chart para makikita natin kung nasaan na ba tayo sa ating pag-aaral, ano na yung ating mga na-achieve or ano na yung ating mga natatapos. Ayan. So, paano tayo evaluate o ano yung ating magiging evaluation ng pagsasanay? So, meron tayong oral questioning or interview at demonstration. Yung mga gagamitin naman nating pangwakas na pagtatasa ay meron tayong specific instructions na gagamitin at rating sheets. Ano yung magiging gabay natin para sa kaligtasan, syempre sa loob ng ating training or sa ating pagsasanay? Kailangan magsuot po tayo palagi ng tamang personal na proteksyon gaya ng guantes at salamin sa mata kung kinakailangan pag humahawak po tayo ng mga sangkap at chemical na proseso sa paggawa ng concoction. Basahin din po natin mabuti at sundin ang mga tagubilin sa mga label po ng kagamitan at ingredients. Iwasan po natin ang paggamit ng sangkap o chemical na hindi nakasaad sa recipe, at sundin po natin ang angkop na ratio or bilang na nakasaad o ibilin or ibinilin ng tagapagturo. At syempre po, iwasan po natin na direktang magkaroon ng contact po sa balat yung concoction na halo kung ito po ay may chemical. At kapag nangyari po ito, hugasan po lang natin ang apektadong bahagi ng katawan ng mabuti at gamit ng tubig. At para mas sigurado po, ikonsulta po natin sa doktor kung magkaroon po tayo ng irritation or pagka-irrit. Ayan. So, ano ang natutunan ng mga trainee pagkatapos ng pagsasanay? So, ito po yung ating magiging outcome. So, kailangan po palakasin ang mga kalahok na maayos na mag-produce at mag-market ng fish amino acid na nagbibigay sa kanila ng konkretong pagkakataon na magtayo ng karagdagan at matibay na pagkukunan ng kita sa pamamagitan ng pagbibenta nito. Lagyan ng mga mag-aaral ng praktikal na kaalaman at kasanayan upang lumikha ng mataas na kalidad ng fish amino acid na tugma sa pangangailangan ng merkado, nagbibigay daan sa kanila na kumita at mag-ambag sa kanilang kabuhayan, at palaguin ang isang entrepreneurial mindset sa mga trainee. Okay, nagbibigay daan po yan sa patugumpay na pagproduce at mapagbenta ng fish amino acid bilang isang mahalagang produkto sa lokal na merkado, at mapalakas din po ang kanilang ekonomiya. Ayan. So dito magsisimula ang ating training mismo. So sa agrikultura, meron tayong dalawang konsepto, ang organic at ang chemical farming. So ngayon, tayo titingin sa kalamangan at kahinaan ng bawat konsepto na ito. So sa organic farming na ngayon ay pinupush lalo na ng gobyerno, ay dito ang ginagamit natin ay mga natural or natural na mga ingredients na mas nakakatulong para sa ating kalusugan at ating environment. So dito, walang pesticides, walang harmful chemicals, walang antibiotics, walang growth hormones, at safe ito sa mga carcinogenic substances na nagkakos ng cancer. Tulad ng sinabi ko, ito ay environment friendly at ngayon ay in demand sa market. Wala masyadong competition dito kasi kakaunti pa lamang ang magamit talaga ng truly organic farming, at
low cost daw ito. Medyo controversial kasi mas matrabaho ito. Pero yung mga materials naman ay talagang mas mura at mas maraming mapagkukuhanan. At dahil dito, maraming business opportunities. Habang sa chemical farming naman, marami ditong ginagamit na chemical inputs tulad ng pesticides. Dito gumagamit ng antibiotics, growth hormones, at marami o mataas ang risk ng cancer sa chemical farming dahil sa carcinogenic substances. At mataas ang competition dito sa market kasi ito yung commercial, kumbaga. At mataas ang operation cost nito. At ito ay harmful sa ating environment. So, ang mga concoctions, ito ay mga kapalit sa mga chemical-based fertilizers tulad ng pesticides, fungicides, repellents, chemical-based growth enhancers, and other synthetic food ingredients for animals and plants. At ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbuburo o fermentation kung saan tumataas yung potency ng mga concoctions na nasa microorganisms na ito. At may dalawang ways o may dalawang paraan kung saan ina-apply ang mga concoctions. Una, yung foliar fertilization o ang pag-apply nito sa mga dahon ng mga halaman at ang basal kung saan sa lupa ang pag-apply nito. Ayan, ito naman ang ating gagawin today, which is yung fish amino acid. So, ang mga materials na kailangan natin talaga dito o yung main ingredients ay fish o isda o kaya mga fish scraps at saka molasses. So, dito ang kailangan natin na ratio ay 1 is to 1. So, kung may 1 kilogram ka ng isda, dapat may 1 kilogram ka din ng molasses. So, ayan. So, para sa ating procedures, first of all, dapat yung other materials na gagamitin natin, such as yung balde, yung salaan, yung nylon screen, dapat malinis. And of course, dapat malinis rin yung ating mga kamay para hindi mapasama sa ating fertilizer yung mga or concoction yung mga bad bacteria na hindi natin kailangan. So, first is to wash the fish scraps and then drain for 5 minutes. And then third is to cut in an inch size and then ipagsama na natin yung fish scraps tsaka yung molasses sa isang balde. And panglima naman yung paglagay ng ating nylon screen tsaka yung stone para magsettle sa baba or magrest sa baba yung ating mga fish scraps. Then of course, let's wipe the mouth of the pail para malinis. And the next is to cover with manila paper and then tie with rubber band para walang kahit anumang insekto or dumi na pumasok sa ating concoction. And then seven, dapat napakamahalaga yung paglagay ng ating markings kung ano ba ang concoction na to. So for this, for today, lalagay natin is yung fish amino acid. And then kasama nun yung ating date of production tsaka date of harvest. And then 8 is to ferment for 15 days. Pero this could vary sa fish scraps na ating ginamit. So dapat ang ating fish scraps ay halos lahat ay dissolved na sa ating concoction. So we could check after 15 days and then kung hindi pa naman, let's ferment for a little more days. And then 9 is to filter the sludge. So, pagka-filter natin, pagtanggal natin yung mga fish scraps na hindi na nag-dissolve, ay ready to use na siya. Next, please.
So ang ating dosage is 2 tablespoons of FAA per liter of water. And then ang sabi ko nga, fermentation, it could vary and pwede siya maglast up to 22 days. And then sa application natin sa halaman, so para saan nga ba ang FAA sa ating mga halaman? Well, ang FAA ay rich in nitrogen, so it encourages growth sa ating mga halaman, especially in their vegetative state. And other than that, nagsisilbi rin siyang repellent sa mga bad insects natin. And it helps loosen the soil, so to maintain healthy soil environment. And then sa ating mga hayop naman, we can mix the FAA sa tubig nila. Dahil nagsisilbi itong isang protein supplement. So dahil nga sa amino acids ay ang amino acids ay building block na blocks ng protein, which ang protein naman ay major component of animal muscles and tissue. So very helpful rin siya sa ating mga hayop. Mananatili tayong gagamit ng PPE kung saan katulad nitong suit ko, meron tayong hairnet, gamit din ng gloves, ang face mask, then at the same time yung apron. So ngayon sa mga materials naman, gagamit tayo ng itong mga gagamitin natin, yung mga paglalagyan ng ating contraptions. So, andito yung mga gamit na ating mga gagamitin. Kung saan, ang gagamitin natin katulad ng nasa procedure nga kanina, susuhugasan natin ang ating isda. So, gamit ang strainer, patutuloyin natin ang tubig upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng tubig sa ating lagayan. So, matapos nun, may ilalagay natin dito sa lagayan ang ating isda. Then, lalagyan natin ng net para makompress yung isda sa loob. Then gagamitin natin ng bato. Kung saan matapos nun ay gagamit tayo ng Manila paper na ito naman ang ating itatakip dun sa ating container. So matapos nun, matapos yung ating ginawa, so lalagyan natin ng label. So which is ito yun, fish amino acid. Then meron tayo ditong nakalagay na that date of production, then date of harvest. So, lagay natin kung ano yung ginawa natin, then kung ilang kilo. Then, after ng fermentation natin, so, doon natin na ma-harvest na at pwedeng gamitin yung mga ginawa natin na contractions. At kung saan ito ay i-store din natin, pwedeng natin itong magamit sa loob ng 2 linggo. Okay. So, yun po ang ating paggawa ng ating fish amino acid. Salamat po. So, matapos nating matutunan kung paano ang paggawa ng fish amino acid, ngayon naman ay dadako tayo sa ating mga participants, no? At may isang nag-volunteer na participants upang malaman natin kung ano ang kanyang natutunan mula sa lectures at demo na ating natunghayan. So, tinatawag natin si Mark Anthony. Hello, Mark. Hello, sir. Yes, so ano ba yung iyong mga natutunan mula sa lectures natin at saka yung naging demo sa paggawa ng ating fish amino acid? Actually, yung pag-preferment pala, mahaba rin pala yung process nun. So, maabot din pala ng mga 22 days. So, kailangan talaga medyo antaw nun. May pasensya rin pala paghahantay. Okay. So, yeah, tama yun. Ano? Kahit naman sa anong bagay, napakahalaga yung ating patience. Ano? Especially yung paggawa ng ating mga concoction dahilan sa ito ay may fermentation nga na tinatawag. Okay. So, ano ba ang kahalagahan ng ating fish amino acid or saan mo ba ito magagamit? Kung bakit ito ay mahalaga para sa iyo. Sir, katulad nga nung paliwanag ko sir kanina ni sir, maganda siyang gamitin kasi organic nga po siya. So wala siyang chemical. So hindi siya masama sa kalusugan. Mas maganda siyang magamit.
Okay, tama, ano, kasi discuss din kanina, ano, yung itong paggamit ng organiko ay hindi harmful sa ating mga kalusugan. Especially nowadays, ang nauuso ngayon ay yung mga chemicals sa kung saan ay systemic. Ibig sabihin, kapag systemic, wala tayong magagawang hugas o di kaya luto kasi ito ay nandun na sa mismong fiber ng ating mga inaaning halaman o gulay. Ano? That's why ngayon, nabanggit din kanina ng ating lecturer na ipinupos ng ating government itong paggamit ng organiko. Bukod pa rito ay mura lamang ito sapagkat ang mga raw materials ay nandyan lang sa paligid natin. Okay, thank you so much, Sir Mark Anthony, no, sa iyong participasyon at hoping na marami kang natutunan at ito ay may apply mo sa iyong pang-araw-araw na kabuhayan. Okay? At thank you. Yeah, thank you. Well, para sa feedback, no, mukhang maraming natutunan si Sir Mark at ito ay mapapakinabangan niya. Ang napakahusay dito ay mapapakinabangan niya ito sa kanyang farm o sa kanyang backyard na taniman o gulayan. Bukod pa rito, makakamenos siya ng mga gastusin, lalong higit dun sa mga inputs gaya ng fertilizer. Alam naman natin ngayon na ang fertilizer ay ang chemical fertilizer ay napakamahal. Kaya napakalaking tulong nitong PIS amino acid na natutunan ngayon ni Sir Mark Anthony. Maraming salamat po. Okay, good morning po. Mag-recap naman po tayo ng ating ginawang training about concoction making of fish amino acids. So, nagkaroon po tayo ng checking of attendance and orientation about the seminar and programs. And ang tagal po ng pagsasanay is 2 days. And the trainers conduct very informative lecture and demonstrations with our trainees. So, natakal din po nila yung mga difference ng chemical and organic farming. And one by one step po ng how to make fish amino acids and kung paano po ito gagamitin sa plants. Gayun din, nagkaroon po tayo ng practice with our students and the trainer provided good feedback po and talaga namang napakarami po nilang natutunan sa ating pagsasanay. Okay, let's move forward po sa ating training evaluation. So let us know po whether you agree po with the statement below from 1 to 7. In-circle lang po natin yung number 1 to 5. Bilugan po natin yung number 1 if you're strongly disagree. Number 2, if you disagree. 3 is neutral. And 4, agree. 5, if you strongly disagree. Okay, dumako na po tayo sa ating graduation ceremony. So, pag tinawag ko na po yung pangalan, so pwede po kayong dumiretso na po rito sa harap para tanggapin po ang inyong training certificate. So, okay, let's start for... Debera Alicia Maiti. Okay, congratulations. Next. Dison Henry Yu. Okay, congratulations.